Hello mga bossing! Welcome back sa my channel! Alam niyo po ba mga bossing ko na ang inyo pong main door ay meron po mga bagay na hindi dapat nakikita sa unang bukas pa lamang po ng ating main door. Kapag po ito'y nakita mga bossing, malas po yan or katapat po ng inyo pong main door, malas po yan, bagu-baguhin niyo po. Baka napakarami yung pagsubok na pinagdadaanan ay maaaring may kaugnayan dito na mga nakatapat po dyan sa inyo pong main door, kaya kayo'y laging minamalas. Kumbaga, tagusan din po ang kamalasan, hindi po ito nag-i-stay sa inyo panandalian lamang, or kaya nakakapansin kayo na puro pagsubok na lamang po ang dumarating po sa inyo. Kaya kung kayo po ay meron pong ganito mga bossing, lagyan nyo ito ng pangontra, or kung pwede naman itong iisod, iisod nyo na lang mga bossing ko ha. Kaya kung kayo pinaniniwala sa mga gatong pamamaraan, ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko, ang kauna-unahan ko rin pong ginawa na kaya nabago rin po ang takbo ng pamumuhay bukod sa sipag at syaga, tingin po ako ng gabay sa mana Panginoon, binago ko po ng ayos yung mga pwedeng baguhin mga bossing. Tapos yung hindi na pwedeng baguhin, nakapix na, wala ka naman perang papaayos, or kaya para hindi na tayo gumastos, lagyan nyo ng pangontra. Unang-una mga bossing ko, malas kung ang inyo pong pintuan ng main door ay katapat ng salamin. Kumbaga, pag may pumasok na swerte, tatalbog din po yan. Yan po ay gustong gusto at pang-attract po yan ng kamalasan. Magtatawag yan ang tatawag ng mga negatibo mga bossing. Kaya wag na wag po kayong magtatapat ng salamin sa inyo pong main door mga bossing. Ganoon din po mga bossing ko, yung pagbukas ng inyo pong main door, ang katapat nito ay kalan. Nako, malas din po yan. Lagay nyo na lang sa gilid kesa sa tapat na tapat ng inyo pong main door. Iisod nyo po yan. Huwag nyo pong itatapat yung kalan po ninyo sa inyo pong main door mga bossing. Ganoon din po mga bossing, napakamalas din kung ang inyo pong main door ay katapat mismo ng inyong hagdanan mga bossing. Yung pong katapat-tapat-tapat yung pag-akit ng hagdanan para sinukat, ito yung main door tapos ito yung hagdanan. Nako mga bossing, yan po ay instant at tuloy-tuloy ang swerte, yan po ay tatalbog ang swerte at maraming pagsubok na pagdadaanan mga bossing. Kaya mas mainam, alam po natin ito yung mga ganito mga bossing. Ganoon din po mga bossing, halimbawa pagbukas ng inyo pong main door, ang katapat nito ay pintuan, tapos yung aridoro, tapat na tapat sa mismong pintuan. Nako mga bossing, kapag may pumasok na swerte, shoot din dun sa butas ng aridoro, dun sa mga butas-butas mga bossing. Halimbawa, pagbukas ng ating pintuan, katapat mismo ng lababo, shoot din po doon. Kasi di ba may mga strainer yan, may butas, shoot din po doon. Yan po ay malas mga bossing. Huwag na huwag niyong hahayaan na tapatan. Ganon din yung mga pintuan sa pintuan. Pintuan ng ating pong main door, pintuan ng ating kwarto, pintuan ng CR, malas po yan. Yung mga tapatan mga bossing. Kasi tagusan din ang swerte. Parang suswertehan ka pero panandalian lang. Or kaya yan po'y tuloy-tuloy. Instead na mag-stay sa inyo ang swerte, yan po ay nalabas din mga bossing. Kayo po mismo'y makakapansin na panaypagsubok na lang, or kaya pag may dumarating na swerte, parang panandalian lamang. Kung kayo po'y naniniwala sa mga gatong mapamamaraan, mainam na subukan niyo po yung gawin. Proven po yan na maswerte. Ngayon pa mga bossing, kung kayo po'y naniniwala sa mga ganito at may kakayahan po tayo na iisod, baguhin po natin. Pero kung wala naman po, ang mga pangontra po niyan mga bossing ko, kumuha po kayo ng isang basong tubig, lagyan ng isang kutsara ng asin at ilagay nyo ito sa likod ng pintuan ng main door. Or kaya lagyan ito ng yung banner na kulay pula, yung sa mga Chinese mga bossing, or mystic nuts na mga nakasabit mga bossing, pangontra sa kamalasan mga bossing. At ganoon din po, halimbawa sa CR, katapat ng mismong pintuan ng main door o kaya aridoro, maglagay po kayo ng asin or tapos lagyan nyo rin po ito ng bawang. Sa gabi, lagyan nyo po ito ng bawang. Ito pa para mga bossing, para hindi pumasok yung mga negatibong espiritu, para hindi po kayo malasin sa inyo pong buhay. Kaya kung kayo po naniniwala sa mga ganyang mga pamamaraan, asya mga bossing ko, lumarga po kayo at subukan nyo po ito. Yan po mga bossing ko, yung subok na malaking ekis mga bossing, lalo-lalo na sa loob na ating tahanan. Kaya kung kayo po naniniwala, asya, good luck po sa inyo lahat. Bila po mga bossing, salamat po.